ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-drive ng manual transmission. So, kasi marami sa atin na hindi pa masyadong alam kung paano yung pag-drive ng manual transmission, lalong-lalo na yung may mga bago-bago lang na may sasakyan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pag-shift ng gear ng manual transmission, mga katropa. So, ayan, shout out nga pala sa mga subscribers, mga viewers dyan, mga solid na subscriber. So, ayan, mayroon tayong isang subscriber na nagre-request. So, i-vlog ko daw yung sa pagdadrive ng manual transmission. So, mga katropa, papakita ko na sa inyo kung paano yung tamang pagdadrive ng transmission at ang konting tips lang, mga katropa. Okay? Umpisahan na natin. So, ayan mga katropa. Unang-una, bago tayo pumasok sa ating sasakyan, mga katropa, ikutan muna natin sasakyan natin, checkin natin yung tire, tapos yung likod natin kung meron ba nakaharang, kung lalabas tayo para maiwas tayo sa mga scratch ng ating sasakyan. So, pangalawa, pagpasok natin sa sasakyan, syempre yung upuan natin, mga katropa, i-adjust natin sa tamang sa tamang sukat ng ating paa papunta sa mga pedal, mga katropa. So, yun, doon, yan, ganyan. So, pwede siya na medyo, ayan, dapat naka-adjust siya ng tamang haba ng ating paa para komportable tayo mag-drive, mga katropa. Pangalawa, checkin natin yung side mirror natin kung tama ba yung ano niya, yung side mirror, kaliwat kanan, tsaka yung rear view mirror bago tayo mag-drive, mga katropa, kung nasa adjustment ba. Pag wala sa adjustment, i-adjust natin, mga katropa. So, ayan. Tapos, higit sa lahat, mga katropa, yung ating seatbelt, siyempre dapat naka-seatbelt. So, ayan, seatbelt tayo bago tayo lumabas ng ating tahanan o kung saan man tayo pupunta, dapat lagi naka-check yan. So, ngayon, umpisa na natin, mga katropa, ang ating paano mag-drive ng automatic manual transmission, sorry. So, ayan, siyempre lalabas tayo, di ba? So, example, nakapaabante na lang tayo, wala, hindi na tayo magre-reverse, hindi na tayo magano. So, i-shift ko ng gear, first gear. So, ayan, first gear. So, yung clutch pedal naka ano na yan, tsaka nakaapa ko sa preno, siyempre. So, pagkatapos nating shift gear, so nakaapa ka pa sa clutch. So, i-release mo na yung brake. So, dahan-dahan mo nang tatapakan yung accelerator pedal mo. Ayan, mga katropa. Tapos dahan-dahan mong i-release yung clutch pedal, mga katropa. So, ayan, dahan-dahan. So, pag shift nyo, siyempre abante na kayo, mga katropa. So, race nyo lang. Tapos yan, aabot na kayo ng mga 20. Alam, mararamdaman nyo naman na mabigat yung under na makina. So, shift nyo na siya sa second gear. Ayan, mga katropa, shift second gear. Ayan. Kumbaga yung second gear natin is nasa 20, before 20 or 20 plus, conforme sa na, ano ng ano ng engine. So, susunod na shift natin, third gear, mga katropa, ay 40, third gear, mga katropa, third gear 40. So, ayan, shift tayo third gear ng 40. So, ayan lang, habang natakbo lang yung sasakyan, mga katropa, sinasabay nyo lang yung ano, yung shift nyo sa, sinasabay nyo lang yung shift nyo sa 20, 40, 60, 80, yung mga ganyan, hanggang sa maabot nyo na yung kung ilang shifting ba kayo or nasa highway ba kayo. Magagawa nyo yan nasa highway. Pero kung nasa traffic ano tayo situation, magagawa nyo lang yun mga hanggang 4th gear, tapos downshift na kayo ng 3rd gear ulit dahil mahihinto na naman. So, ayan. So, iikot tayo para ma-ano natin yung ibang shift. So, ayan, iikot tayo. So, ayan mga katropa.
Ayun. Halimbawa mga katropa, naka fifth gear kayo mga katropa, halimbawa naka fifth gear, tapos merong sasakyan sa harap nyo, merong sasakyan sa harap nyo mga 50 meters, so huwag nyong ibababa ka agad ng ano, huwag nyong ibababa ka agad yung ship nyo ng pupunta sa mababang gear mga katropa. Nasa fifth gear kayo halimbawa. Yan. So pag mayroong sa harap ayon sa sasakyan na makakasalubong niya na, so alam niyo malapit na kayo. So mag downshift kayo papuntang fourth gear. Downshift niyo hanggang fourth gear, hanggang sa pagdating ng fourth gear, palapit kayo ng palapit, downshift kayo ng third gear. Second gear ganyan. Katropa. Tapos pag nandiyan na kayo, tapos pagka umabante na medyo lumayo na siya, i-shift niyo agad ng second gear. Huwag na kayong pupunta sa first gear kasi malayo yun eh. Punta na kayo ng second gear, tapos shift na ulit kayo ng third gear. So yan, hanggang sa normal driving na naman mga katropa. So halimbawa mga katropa, traffic light, stop light, so stop na. So pag naka-stop na kayo, i-release nyo siya sa pagkaka, huwag nyo muna siyang isi-shift ng first gear mga katropa. Huwag yung ibababad na ganyan. Yan, halimbawa, example nakababad. Ayan, nakababad din pa ako mga katropa. Ayan, nakakalat siya, tapos nakataba ako ng brake. Nakasip na ng first gear. Ayan, sinip ko na halimbawa ang first gear, hinihintay ko mag-go yan. So, huwag ganyan mga katropa. I-neutral nyo, i-release nyo yung preno, ay i-release nyo yung clutch, apakan nyo yung preno. So, hintayin nyo mag-go bago nyo siya i-ship mga katropa. Huwag niyong ibababad na ganyan. Kasi habang nakababad yung clutch niya, tapos nakaship kayo, kumakain na yung ano niyan mga tropa, kumakain na yung clutch niyan. So yung tendency nun, mabilis na maubos yung clutch disc niyo mga katropa. So hindi aabot ng ilang taon niyan, manipis na kagad yan, sliding na yung kakalabasan niyan. So ibababa na yung transmission para palitan yung ano niyan mga katropa, yung clutch disc. Huwag ganun mga katropa. Yung tamang pagdadrive na pag nasa stoplight kayo, i-neutral nyo siya, tapos i-release nyo yung huwag nyo apakan yung clutch. Pag mag-go na mga katropa, tsaka nyo lang tapakan yung clutch at i-shift nyo ng first gear, tsaka kayo aabante, tsaka nyo sa'yo aabanting ganyan. So normal driving ulit, halimbawa nakaka-go na, tignan nyo ang makina nyo, shift na second gear. So ayan, syempre diretso na yan, wala ng traffic, shift ng third gear. Yan. So halimbawa nasa third gear kayo, meron kayo makakasalubong malapit na sa harapan nyo, so tapakan yung clutch, balik sa second gear. So yan, tapos brake dahan-dahan mga katropa hanggang sa ano, tapos balik nyo na uli ng third gear mga katropa. So ayan yung isang ano, pagka nasa stoplight, basta wag nyo lang ibababad yung clutch nyo. Halimbawa tumatakbo naman kayo ng mabilis mga katropa, nasa fourth gear, nasa fifth gear kayo, nasa 80 km kayo. So may malapit na sasakyan sa harapan nyo, huwag nyo agad tatapakan yung clutch, huwag nyo ibababad yung ano nyo. Mag-brake muna kayo dahan-dahan mga katropa. Alalayan nyo yung brake nyo, pero nakaalalay kayo sa clutch na huwag nyo aapakan. Ayan. Ganyan, alalay. So pag malapit na siya, pag malapit ka na, tsaka mo lang apakan yung clutch, tsaka ka lang mag-downshift. Nang halimbawa nasa 5th gear ka, 4th gear ka, or 3rd gear, downshift ka lang ng 4th or 3 or 2nd, yan mga ganyan mga katropa. Yan, so yun lang yung simpleng pagdadrive mga katropa. Unang-una bago tayo mag-drive, lumabas ng bahay, siyempre huwag natin kalimutan magdasal bago tayo lumabas ng bahay at sumakay ng sasakyan. So kailangan nagpray tayo na gabayan tayo ni Lord. So yun lang, madali lang naman yung pagdadrive ng ano mga katropa, ng manual. Basta't huwag lang kayong lagi nakababad mga katropa. Yan yung isang tip ko, huwag yung ibababad lagi yung paa nyo sa clutch, kasi mabilis maubos yung clutch nyo, clutch lining. So pag naubos yan, wala pang isang taon, ibig sabihin clutch driver kayo mga katropa, or dalawang taon, ibig sabihin clutch driver kayo, kasi tumatagal yan mga katropa kapag ka hindi kayo lagi nakababad sa clutch. Tatagal yung clutch disc niyo mga katropa. So ayun mga katropa, ganun lang yung simpleng pag-ano. Basta to, yung payo ko lang mga katropa, huwag lang kayong babad sa ano,
sa clutch. Alalay lang, alalay brake, tapos pag ano, emergency clutch. Yan. So ngayon naman, pag nawalan kayo ng preno, mga katropa, bibigyan ko kayo ng isang tip pag nawalan kayo ng preno. Kung hindi kayo mataranta, pag nawalan kayo ng preno, mga katropa, kung hindi kayo mataranta, pagtapak niyo ganyan yung preno niyo, lubog. Lubog, tapos naka ano kayo? Naka tawag doon. Naka fifth gear kayo, mabilis kayo, siyempre mga katropa. So naka fifth gear. So huwag kayong mataranta, mga katropa. Hapakan niyo yung clutch niyo. Mag downshift kayo. Downshift niyo sa 4, 3, 2 hanggang 1 para ma-engine brake. Kung gusto niyo naman, mga katropa, biglaan. Tapakan niyo yung clutch pag nawalan kayo ng preno. Tapakan niyo yung clutch, i-direct niyo sa 1. Agad-agad. Kaya lang maapektuhan yung transmission niyo, mga katropa. Pero ganoon talaga, emergency. Kailangan natin eh. So, ayun yung tinatawag na engine brake, mga katropa. Nasa fifth gear ka, bigla mong ibabagsak sa second gear o first gear yung shifting mo. So, siyempre, magkakaroon ng counter yun. So, tendency nun, masisira yung gear. So, okay lang ngayon na masira yung gear. Babagal ka naman, at least, masisave mo yung, maileles mo yung pagbilis ng sasakyan mo, bigla siyang babagal eh. So, wala kang dapat gawin, kundi ganun talaga, engine brake mo. Masisira, may masisira at masisira. Kaysa naman sa kung saan-saan ka nalang bumangga dyan, mga katropa. At least, bumangga ka man, yung impact, mabagal na lang, mga katropa. So, ayun. Pag emergency lang naman, mga katropa. Siyempre, bago tayo umalis ng bahay, chinecheck na natin yung brake natin. Kaya nga meron tayong maintenance, mga katropa. Kung gusto nyong i-maintenance yung sasakyan nyo, sariling maintenance. So, every 5,000 kilometer, chinecheck nyo na yung brake nyo. So kaya nga dapat, may sabi ko nga, meron kayong tools para ma-check nyo yung brake nyo, mga katropa. Nang hindi nyo na dinadala sa ano. Halimbawa kapag wala ng warranty, mga ganun, hindi nyo na kailangan dalin sa workshop o sa mga talyer-talyer pa na kayang-kaya nyo naman nagawin. Basta may karoon kayong tools, mga jack, pambukas ng preno, pambukas ng tire, yan mga katropa. So yun nga, kung gagawin nyo yung ganun, mga tropa, comment lang kayo sa baba, i-message nyo ako, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gawin at sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang gagawin at tamang paraan para gawin yung mga ganong, kung ano man yung problema sa mga sasakyan nyo, mga katropa. So ayun mga katropa, yung sinabi ko nga kanina ng engine brake, bihira lang naman gamitin yun, mga katropa, pag emergency lang talaga. Yun lang yun. Kaya huwag nyong isipin muna yung mga ganong ano. Isipin nyo yung pagdadrive ng maayos. Pero pinaka-tip ko, mga katropa, huwag na huwag kayong magbababad ng clutch sa clutch pedal para hindi kagad maubos yung clutch lining nyo, mga katropa. Para umabot ng matagal yung buhay ng clutch lining, mga katropa. So, ayun mga katropa, yung konting tips lang sa pagdadrive kahit papano. Kasi mahirap mag-ano kapag mag-vlog ng walang kumukuha ng video. Ngayon, hawak ko lang yung cellphone ko para i-vlog ngayon. Siyempre, medyo mahirap. So, mas maganda kapag actual. Pero sana may natutunan kayo sa explanation ko na kahit papano. Na magulong explanation. Diba? So, ayun nga mga katropa. Maraming salamat sa suporta. Sana magustuhan nyo kahit paano yung video ko, mga katropa. Ayan. So ayan mga katropa, ngayon isi-show ko naman sa inyo yung pag-drive, kung paano i-drive yung automatic transmission. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pag-drive. Simple tips na rin, mga katropa, para malaman nyo rin, hindi yung basta tayo hawak lang ng sasakyan, drive lang ng sasakyan. Yan. Tsaka isa nga pala, kapag magdadrive tayo ng sasakyan, pagpasok na, bago tayo pumasok ng sasakyan natin, so iikutan muna natin yung paligid ng sasakyan natin, checkin muna natin yung tire, or kung meron ba nakaharang na mga gamit dyan sa ano nyo, garahe nyo. So ayan. Tsaka pangalawa, check nyo yung side mirror, rear view mirror, kung sa tamang adjustment ba, tsaka yung adjustment ng upuan nyo, mga katropa, na angkop sa haba ng mga paan nyo.
para komportable kayo sa pagdadrive, mga katropa. So ayan, umpisahan na natin, mga katropa, kung paano, at i-explain ko sa inyo kung paano mag-drive ng automatic transmission, mga katropa. So ngayon, mga katropa, papaliwanag ko lang sa inyo yung ano ng mga shifting. So ayan, naka-P tayo, P, tapos sunod R, tapos N, mga katropa, tapos yung D. So ito, meron kasi itong tinatawag na sports mode, mga katropa. Parang manual siya, ganyan, yan. Pag nilagay mo siya dyan, mga katropa, pwede mo siyang gamitan ng manual. So yan, ito yung M1, hindi na siya mag, ayan, M2, hindi na siya mag-shift ng M3 kasi nakalock na siya sa 2. Pagka ginamit nyo na siya ng ganyan, tsaka na siya mag-shift ng 2. So ngayon, pag minus naman, mga katropa, ayan, ima-minus. Ima-minus mo lang, tutulak mo lang papunta sa minus. Ayan, minus. So mababawasan siya. Ibig sabihin, downshift. Pag minus, downshift. Ayan. So pagka plus, upshift. Upshift ka lang ng upshift. Parang first gear, second gear, third gear, fourth gear. Parang manual din. So kaya dinesign nila yan para pwede kang, parang pwede mo siyang ipang-race, ganyan, mga katropa. Ayan. Kaya meron siyang parang design ng manual. Ayan. Plus, minus, bawas. Ayan. Up. Bawas. Ayan. Pagka ganyan, naka-D ka lang. So, nandyan na lahat yung shift sa D. First gear, second gear, third gear. So, ayan, mga katropa. Kapag naman aakyat lang kayo ng ano, kasi yung ibang design ng transmission, so, meron siyang L, 2, 3, tapos D, tapos N, tapos R, tapos park. So pag uphill naman, mga katropa, pwede nyo siyang ilagay sa, pagka talaga matarik, pwede nyo siyang ilagay sa 2. Yan. Kapag downhill naman kayo pababa, mga katropa, pwede nyo siyang ilagay sa L. Maglo-logger lang kayo para kontrolado nyo yung pagbulusok ng ano, hindi kayo mabilis, hanggang dun lang yung gear niya, hindi na siya mag-upshift kasi nasa low gear lang kayo. So parang manual, nasa first gear lang or second gear lang kayo. So mabagal yung ano nyo, parang ginagamitan ng ano, ng engine brake, parang nagbe-brake kayo pero gamit nyo yung transmission, mga katropa. So ngayon, mga katropa, sa pag-drive naman, mga katropa, nakashift tayo ng D. Ayan, pa-drive tayo. So sa pagda-drive naman, ayan. So once na nilagay niyo sa D yung shifting lever nyo, automatic na yun, first gear. So pag umarangkada na kayo, magsi-shift na ng second gear. So ayan, hanggang sa nire-race nyo yan, pero i-maintain nyo lang yung RPM nyo na hanggang 2500, hanggang sa mag-shift siya ng kumpleto, mga katropa. Huwag nyong didiinan yung accelerator nyo na parang nagre-race kayo. Pwede yun kung talaga nagmamadali kayo o may hinahabol kayo, pwede yung ganun, mga katropa. So sa sitwasyon naman ganun, mga katropa, pag race lang kayo ng race, unang-una malakas yung fuel consumption nyo, pangalawa mabilis masunog yung ATF nyo, yung automatic transmission fluid, pangatlo madaling masira yung transmission nyo, mga katropa, pag ganun yung gamit nyo, yung hobby nyo sa pagdadrive. So yung pagdadrive, mga tropa, pag automatic kasing sinasabi, dahan-dahan nyo lang ipipress yung accelerator nyo, siya na mismong kusa yung magsiship, mga katropa, mag-upshift siyang kusa. Pag naman mabilis kayo, pag apak nyo ng preno, mga katropa, kusa naman siya magda-downshift, mga katropa, hanggang sa bumalik siya sa pinakamababang gear, mga katropa. So yun lang yung pagda-drive ng automatic, mga katropa. Napakasimple. I-maintain nyo lang sa 2000 hanggang 2005, mga katropa. Yan lang yung tamang pagda-drive ng automatic. Siyang kusang mag-upshift hanggang sa ma-reach niya yung shifting niya, kung hanggang 6 ba siya, hanggang 5 lang siya, overdrive, siya mismo yung mag-ano niya. Kung gusto nyo ng racing, mga katropa, gamit yung automatic nyo. Kung wala siyang sports mode, ayan, pwede nyo siyang diinan, hanggang sa mataas yung RPM, bibilis naman siya, mga katropa, mabilis pa rin naman. Kaya lang, yun nga, yung tendency nun, masisira kagad yung transmission nyo, tsaka madaling masunog yung ATF nyo, mga katropa. Kaya hindi required sa automatic yung ganun na driving.
simpleng driving lang mga katropa. Dahan-dahan nyo lang apakan yung accelerator. Tapos kusa magsiship yung transmission nyo mga katropa kapag nasa good condition. So ayan mga katropa, ganyan lang kasimple yung pagdadrive ng ano. Tapos pag nasa stoplight kayo mga katropa, kung matagal mag-stop, ilagay nyo sa neutral mga katropa. Huwag nyong ibababad sa D. Pag nag-go na, tsaka lang nyo ilalagay sa D. Yung purpose naman nun mga katropa, pag lagi nyo binababad sa D, so napupwersa yung piston, tsaka yung o-ring nyo mga katropa, tsaka yung clutch nyo lagi naka-engage. So tendency nun, madaling masira yung first gear nyo mga katropa. Yung first gear clutch nyo, yung mga clutches nyo, tsaka yung o-ring nyo. Napupersa kasi kapag nakababad lagi. So kapag ka stoplight, pwede nyo naman siyang ilagay sa N. Pag malapit na mag-go, tsaka nyo na lang siya ilagay sa D. Para naman nakarest yung clutch nyo, tsaka yung o-ring, tsaka yung piston. Para walang pressure na naka-ready. Kasi kapag nasa D yan, naka-ready na kagad yung piston yan. Tinutulak niya na yan eh. Pag naka-D, naka-pressure na yan. So yun lang mga katropa, ganun lang kasimple yung pagdadrive ng automatic transmission mga katropa. Parang manual din yan mga katropa. Sa manual naman kasi malikot yung paa mo mga katropa, kasi merong clutch yan, merong brake. Dito kasi sa automatic, brake and accelerator lang mga katropa. So nakarest yung isang mong paa. Kung gusto mo nang gamitan ng sports mode, pwede yun. Gagalaw yung ano mo, kasi plus or minus eh. Kapag sanay ka sa sports mode, pwede mo siyang gamitin. Pagka hindi ka naman sanay, ano mo na lang sa D. Yun nga, kapag stoplight, lagi mo siyang iaano sa neutral. Lalo na nakaparada ka, huwag mong ibababad sa D. Para hindi mapwersa yung o-ring mo, tsaka yung clutch mo. Para hindi madaling masira, tsaka hindi mabilis masunog yung ATF mo mga katropa. Yan lang, tandaan nyo mga tropa, i-maintain nyo lang sa 2000 hanggang 2500. Siya na mismo yung mag-ship niyan, mag-upship mga katropa. Yan, nakita nyo sa akin, oh, 1000 plus lang yan, wala pa sa 1500, pero sa tansya ko nasa 4th gear yan, 5th gear mga ganyan mga tropa. Pagka in-race ko yan hanggang 2500, so ibig sabihin bibilis na yan, kaya maximum lang hanggang 2500 mga katropa na normal driving ng automatic transmission mga katropa. So yun lang yung simple tip ko mga katropa sa mga driver ng automatic transmission. Pag uphill, lagay mo lang sa second gear. Kung merong L2, 3, yan mga ganyan mga katropa. Pagka downhill naman, kahit ilagay mo lang sa L, sa low gear, para isang gear lang yung gagana, para kontrolado yung pagbulusok mga katropa, hindi na siya mapupwersa. Tsaka sa safety na rin mga katropa. So ayan mga katropa, yung mga simple tip lang mga katropa sa pagdadriving. Basta lagi lang tayo mag-iingat, magdarasal bago lumabas ng bahay, para gabayan tayo sa ating pagdadrive sa highway mga katropa. So ayan mga katropa, yung simple tip ko sa automatic transmission. So meron akong kasamang assistant. Ayan, wave my assistant. So ito. Ngayon umuulan kasi rito mga katropa, so ayan, tinest drive lang namin tong ano. And ito yung ginawa kong example sa pag drive ng automatic transmission, CX5. So same lang ng mga ano mga katropa, ng mga ibang sasakyan. Pero yung mayroong mga L2, 3D, yan, same lang din ng pagdadrive mga katropa. Ganun lang din yung pagdadrive yan, simple lang. So ayan mga katropa, maraming salamat sa mga subscriber. At sa mga hindi pa nakasubscribe, so pwede nyo nang pindutin yung subscribe para lagi kayong update sa aking video mga katropa. So ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye.